Thank you.
Nagmamahal
Na
ibibigay ang ating sarili sa pamamaraan na katulad ng pamamaraan ng daigdig na ito. Ito yung ang daigdig sa kagandahan at sa kinuha ng Kristiyano. Hindi yung pamamaraan ng daigdig na ito. Ngunit ang pamamaraan na ibibigay sa atin ng ating Panginoon sa Kristo. At ano yung pamamaraan? Pamamaraan ng isang buka. Hindi aso ng buka. Ang pamamaraan na maaaring sa uli natin ay pamamaraan ng isang pinamagin, hindi ang pamamaraan ng nanahari. Pero hindi yung sinasabi ni Jesus na positive, magpaawag ka doon ang hindi. Ang bagay na pinamahayo ang pumunta pa. Na kung sa kanyang dumarating ang pagkakataon, kung ikaw ay pag-ibigay, kung ikaw mag-aaway ang mga api kong hinahapin, mas pag-ibigay, ikaw yung hinahapin kaysa sa ikaw ay mga api. Pero kung maaari, wala na mga api. Kaya nang ibig sabihin ng pag-ibigay ng lupa sa gitna ng mga nasa lupa. At ito yung parehan yung pinibigay sa ating ang pagkakapag. Ito yung pagsusubo niya sa ating. Kaya hidalangin natin na ito ay kaya mga kapag umuha tayo ng lakas na maging matulad ng isang lupa sa gitna ng mga nasa lupa. Ang gayon din ito ay sa mas madali ang pag-aasa ng lupa. Mas madali ang paglagay ng pati. Mas madali ang ikaw ang siyang makaisa. Mas mahila na kung isang bibigin ng sarili na ikaw ang makakasa. Kaya panalangin natin yung mga pinibigay ang Panginoon. Maging maluwagan sa atin ay yung ating pananampalataya sa pananampalataya. Na naman at maliwanag yung pangayang pinibigay ng Panginoon. Isinusubo ba yung mga lupa sa gitna ng mga aso ng lupa? Kaya po, ipanalangin natin sa buhay ka pa. Baka kasi hindi natin alam. Tayo ay nalangin yung mga aso ng lupa. Kasi hindi na natin nabibigay ng pag-ibig na yung ating sarili. Sa harapan ng mga buhay ka pa. Muli natin tingnan yung ating sarili ng Panginoon. Ako ba ay lupa o isang asong lupa?
Thank you.
Sa mga tatanan ng pinagbibigay